What's up mga brad, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? So ngayon may dumating sa atin na mga pisunit dito, bali apat na units to mga brad. Bali sira lahat to. Kung anong problema niyo ko na direct ko na siya sa install ng clean OS na natin diretso brad, kasi para hindi tayo matagal, no? Direct na lang clean OS installed tapos games. So ganun ang gagawin natin ngayon mga brad, no? So let's go. Ito mga brad, no? So actually itong mga pisunit na ito brad is sa bayaw ko, sa asawa ng kapatid ko. So nandito apat na units sa mga brad, no? Hindi ko na isa-isahin na ano ito mga brad. So direct install na tayo ng OS mga brad, no? Kinuha ko na siya brad dito sa kanyang box. Mga box na yan, binuksan ko na mga box na yan sa loob. Yan mga brad, wala lang box, wala lang ano yung sa loob mga brad, no? So wala lang laman yung box na yan sa loob. So itong pala nga pusa namin na spoiled. Yan o, si Mingkoy. Mingkoy, diyan ka na naman natulog ha. Halos lahat ng mga box nito brad, no, is wala lang mga laman, no. Tinanggal ko ng mga laman yan. Yan, nilagay ko na yan. Bali, apat na ano yan mga brad, no. Nilagay ko yung isa dito sa ano, yung isang monitor. Gagamitin naman natin yung mga monitor na yan. Kanya pa rin yan, pero okay na mga motor goods ang monitor ng mga yan mga brad, no. Yan doon yung isang ano, wala lang laman, kinuha ko na. Kasi sobrang ano na talagang laman yung brad, motherboard. Yan, i-install natin to ng ano brad. Dito natin install sa ating ano USB boot. Bootable USB kasi yan mga brad, no. Hindi ko na ginamit itong DVD na ano natin, drive natin. Pang-pisonit lang na ano to mga brad, motherboard at saka mga ano, walang graphics card, integrated graphics card ito brad, yung 500 GB yung ano niya, hard disk niya. So ito nakapinding muna yan kasi hindi natin anuhin, hindi natin pwedeng diretso na sabay-sabay natin install yung OS kasi wala tayong space saka yung kuryente rin. Pipindi din tayo kasi hindi pwedeng sabay natin yung apat na mag-boot tayo ng isang kasi isa lang yung OS natin, yung USB OS natin isa lang. Okay, pakita ko sa inyo paano mag-install ng OS mga brad, no. Actually kasi mga brad, no, nasa workshop tayo ngayon dito kasi yung sa bahay natin dun sa ano, kabila is maliit yung space. So dito tayo sa workshop na to, dito sa may luti na bakante. Ito kasi mga batid, no, is bakante na luti ito mga batid. Nalagyan namin ng ganito para dito tayo mag-workshop. May computer din tayo sa loob para kung mag-edit, dyan natin mag-edit sa loob. Tsaka may wifi na rin tayo. So yun, dito tayo nag-stay para pwede tayong gagawa ng kalalakad-lakad tayo ng maayos. Siyempre may rep rin tayo dito para pwede natin inuman ng tubig, yung lamig. Kita ko lang sa inyo mga brad, no, yung labas ng mga brad, no. So ayan sa mga brad, no, ito may gate siya doon, lagyan ng gate kasi itong lote kasi nito brad, bali 800 square meter to siya. So ganyan siya mga brad, no, kita nyo malawak na lote ito mga brad, no. Yan, no, hanggang doon yan mga brad, kayang dalawang kambing na yan sa kapatid ko rin yan. So ayan, gumawa kami dito ng kubo-kubo para siyempre presko dito, hangin dito kasi doon sa kamilya mga brad ang sikip ng mga bahay doon, kaya hindi tayo makagawa ng maayos din, hindi tayo makagalaw ng maayos, gawa ng soundbox, mga DIY o tulad ngayon na nagre-repair tayo. So mahirap doon gagawa mga brad, no. Ngayon nandito tayo sa ating workhouse na ano, pwede tayong gagawa ng kahit anong mga DIY dito, magre-repair TV, repair ng computer, lahat ng repair kung anong gusto mo, ref o ano, aircon o anong re-repair natin dyan. Nandito tayo, may kwarto din tayo dyan para sa ating computer, para mag-edit tayo. Pwede tayong mag-edit dyan ng mga computer o anong gusto natin i-edit ng vlog natin, streaming. So matahimik kasi dito, maganda ito mag-streaming kasi matahimik dito mga brad, no. Itulad sa kamilya, ingay doon. Pag mag-streaming ka, may aming kang mga ano-anong maririnig. Tsaka medyo magulo konti, no? Nandito tayo ngayon. Concentrate tayo ng maayos talaga. So, bali, actually, kasi itong apat na ano mga brad, no? So, anim to, may dalawa pa kukunin doon. Itong apat kasi mga brad na computer, no? Pisonet is ordered to sa ating kapamilya rin doon sa malayo, doon sa Bungaw, Tawi-Tawi, mga brad. So, dadalhin pa yan. Pag i-condition mo natin yan, so, siyempre, pag mag-condition na, pwede natin i-dadalhin. So, medyo mahal nga yung, medyo mahal nga lang yung delivery nito, yung transportation sa barko. So, hindi pwedeng ma-airplane to mga brad, no? So, barko talaga to. So, yan, no? So, ngayon, i-condition muna natin to lahat. Yung computer niya, linisin natin yan. Tanggalin natin mga likabok. Pero bago yan, condition muna natin yung main board niya, yung CPU niya. At saka monitor. Lahat pag okay na, may games na, may ano na lahat. Smooth na siya, ginalag. Saka natin isalpak yun sa box. At syempre, linisin natin. Ayusin natin yung hulugan ng piso at saka sinko. Yan, pipinturahan pa yung iba. I-repair din konti. So, yan. So, let's go for the installation mga brad. Ito nga palang wire na to brad, ito yung switch natin, yung power switch na to natin mga brad, no, kasi nakasapisunit kasi to, kaya naka-wire to papunta dun sa coin slot sa mga ano niya dun, mechanical niya dun. Ang ginawa ko na lang is ganito, i-tap mo siya, nang itatap mo siya para magpa-power on. So naka-ano yun sa motherboard mga brad, no. Yan, dito yan mga brad, ito sa switch yan. Motherboard pala natin mga brad, yung isa BioStar.
Ito nga yung switch na ginawa ko, no? Dalawa. So, itap na natin yan pag mag-power on siya. So, itatap na natin ito, mga brad, no? Para mag-power power on na siya, mga brad, no? Yan, power on na siya. Mandar na. So, ang boot pa lang nito is F9. Press mo lang yung F9. Para mag-boot siya doon sa ating USB. F9 para labas yung bootable. Kita mo natin siya sa SanDisk. So, yan, mga brad. Naka-ano kasi sa bootable na disk natin yan. Ilagay natin sa UEFI SanDisk kasi yung bootable natin is SanDisk. Yan. Ito. Yan, USB SanDisk. So, dyan na natin siya ilagay, mga brad, no? Sa keyboard natin. Ilagay natin yan. Yan, SanDisk. Tapos, click start. Yan. So, hintayin natin yan siya, mga brad. So, yan, mga brad, nakita niyo to, no? So, naka-Portuguese. So, change language natin siya. Ang gamit pa nga pala natin is Windows 10 Megalite. So, yan, mga brad, no? Na-install na natin ang ating OS, mga brad. So, ngayon, install na natin yung apps at saka mga games, okay? So, actually, mga brad, no? Nilagyan ko na ng mga games to, ayan. Maraming games yan kasi pang pisunit ang ano natin mga brad, no? Laro ng mga bata. So, ano lang naman mga games na yung mga brad, no? So, okay na to kasi yung isa is andito na. Okay na rin yung isa. Yan dyan. So, simbol lang natin yan at ayos na. So, ito yung huling ginagawa ko. So, tapos na rin ito. So, simbol lang natin. Tapos, yun na. Larga na. So, yan lang mga brad, no? So, Windows 10 nga pala ito, mga brad. Tapos, nalagyan ko ng games. Yan. Yung mga game natin is yan, pang bata lang naman yan, GTA 5, Tomb Raider, yan, Sniper Ghost Hunter, NBA 2K, Call of Duty, yan ang naman mga brad, no? Itong housing nato is walang problema yung mga ganyan kasi ilagay pa naman natin sa box yan sa loob ng pisunit, so okay lang yung mga brad, no? So nagawa rin natin ang paraan, so tapos na rin tayo. Pag mag-install pala tayo ng mga OS, mga brad, no, ito is para sa mga beginners lamang, mga brad. Sa mga pro, alam nyo na to, so pwede nyo skip ng video na to. Pero sa mga beginners out there, ito yung gagawin natin, mga brad, no. Pagtapos natin i-install yung OS, kahit anong OS man yan, 7, 8, or 11, or 10. Pagtapos natin i-install ng OS, huwag agad maglagay ng games or application, lalo-lalo na sa games, mga brad. Kasi pag clean install yan, tapos lagyan mo agad, installan mo agad ng games, 100% na makaka-encounter ka ng mga error sa mga games, lalo sa mga games daming error ma-encounter mo pag i-install mo, no. Ang gagawin natin diyan, una-unang install natin, tip ko lang sa inyo, no. I-download muna natin or i-update natin yung drivers, yung mga especially talaga sa graphics drivers, no, VGA. So kailangan talaga i-update yung mga drivers, no. May driver booster na diyan, mga brad. Tong driver booster, ito yung ginagamit ko, matagal na ginagamit ko to. Itong the best na ginagamit ko driver booster kasi yung kagandahan ng driver booster, mga brad, no. Is hindi ka na maghanap or magda-download kung saan yung drivers na hanapin mo yung drivers na i-download mo tapos i-update mo. Hindi na. I-download mo na yung driver booster na yan. Tapos siya na mismo mag-update. Siya na maghanap ng mga outdated. Siya na mag-update. Pakita ko sa inyo, mga brad. Ito, mga brad. Oh. Driver booster, mga brad. Yan. Driver booster. Click mo lang yan. Yan. So, ito yung nalabas ngayon. So, i-scan mo lang yung mga brad. Oh. Scan. So, yan. Nag-i-scan na siya. So, siya na maghanap, mga brad, kung ano yung mga updated na mga, ano, mga outdated. So yan, oh, nakalagay, oh, hooray, all drivers are up to date. 32 drivers has been updated. So 32 drivers, mga brad, no, in-update niya lahat. So yan, yan ang kagandahan nito, brad. Hindi ka na maghanap yan, oh. Daming in-update niya, oh. So pagkatapos mong update lahat yan, so good na, pwede ka na mag-install ng mga games. So madali lang, wala nang error, mag-bad, smooth nang gagawin niya dyan, no. So yan ang kagandahan ng driver booster, mga brad. Itong driver, mga booster ko, mga brad, is 11.2 pro po ito, mga brad, pro. So pag hindi po pro ito, is nakalagay diyan free ang nakalagay. So pro yan, ibig sabihin hindi siya free version, no. Ito rin, mga brad, sa tools niya may nakalagay dito rin na system information, no. So pag i-click mo yan, malalaman mo dito yung mga graphics card mo, memory mo, CPU mo, operating system yan, no. Mga graphics, operating system yan, processor yan, malalaman mo dito, monitor, audio, motherboard, yan, mouse. So yan ang gandaan, mga brad, no. Ito namang isa, mga brad, is boost. May boost tayo, mga brad, no. Ito. Yan, nakauna. Sa game boost niya, mga brad, no. Pag i-on mo yan, tumatagali yung mga games mo, smooth na smooth, no. So mayroon din kang system optimized yan, yung pang clean ng mga junks. Ganun lang, mga brad, ilagay nyo. So
good to go na kayo. So that's it mga brad. So ito nga palang ano nito is walang case yan. Kasi ilalagay lang naman natin sa box yan. Hindi naman makita yan. Tapos install yung coins. So hindi ko napakita sa video nito yung pag-install ng coins, lagay ng box. Ito lang pinakita ko sa inyo yung pag-install ng OS, install ng games. Madali lang mga games mga brad. No? Marami ng mga pag-download na ng games dyan. Tuli, yung isa kong computer dito is nag-ano din siya ng games. Nag-install rin yung games. Install siya. So ito yung mga games ko dito banda. High-end games to mga brad. No? So hindi natin pwede lagay dun sa kabila kasi low end lang yung computer, walang video card. Yan is GTX 3060 yung graphics card niyan. So, hindi natin pwede ilagay yung games dyan dito sa so, selected lang yung mga games na ma-play dito kasi yung, siyempre yung games na ginagawa natin is yung kaya lang ng yung graphics card na pala ito is R5 AMD. Yung isa naman is Pentium lang yan. So that's it mga brad. So kung may iba pa kayo katanungan tungkol sa ating video, please comment lang sa baba at sagutin natin yan agad-agad. Walang problema. Basta hindi tayo busy, no? So please subscribe for more video like this. Salamat nga pala ako sa aking mga subscribers. Maraming salamat. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta kahit na maliit o konti lang yung viewers natin, konti lang yung views natin. Ga-upload pa rin tayo para sa inyo mga brad, no? Malay natin na may nagustuhan o may I'm sure na may natutunan kayo sa ating video. Every upload natin mga brad, no? May natutunan tayo sa ating video kahit papaano, kahit pa kunting paraan, sa kahit ganitong paraan mga brad. So I hope na yung napadaan dyan, please naman i-subscribe. So thank you so much. God bless. Peace yo. Bye bye. Yeah. Go. Play.